kami begitu air bergerak ke situ. Nah, kapal terwalan saat itu sekarang dari boleh awas kami. Ini pemain yang presensi dan benar dari istri itu kepala pegaran dan ini cerita yang berbagus kami juga. Kok, saya sabar, sepakat dengan Yesus. Nahatok kayo ng mga ninyo, ang porsyento ng aking
dan kita mata menang. Thank you.
sebuah minggu kami mengingatkan demikian atau kekasan pendapatan selama kapal-kapal pengikon atau yang lain tunai kami bersesalam sa mga oras na ito nandito po kami pangingon ang inyong mga inanak pagkos kami po ay nagdaranas ng kahirapan sa buong minggu kami po ay may mga kakulangan sa inyo pagkakamali subalit sa mga oras na ito amin pong itatagubilin ng aming puso't kaisipan. Buksan ang aming pamuunawa, mga isip, pakalinisin, lalo-lalo ang aming mga puso, Panginoon, bugasan ito, na kung saan ang banal na Espiritu ang sumumawal sa puso na po ang bawat isa sa amin sa mga oras na ito. Mga aming marinig ng mga salita ay maging daan, kalakasan, makapagbibigay ng lakas na makapag-share ng inyong banal na Ebanghelyo habang kami ay naghihintay sa inyong kawawag at parito po ng Diyos. Sa mga oras na ito, unang-una ng kahilingan po ng Diyos ay papalayan ang bawat isa sa amin na nandito habang kami makikinig ng inyong salita. Nakasalanan sa inyong maging daan upang kami po ay maging mabusing sipa sa inyong salita ng Diyos. Magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin. Ganun din po, Panginoon, dinadalangin namin sa mga oras na ito. Ang consolidarity sa masahan ay kasama namin sa Panginoon. Nasama-sama kami makikinig ninyo sa salita sa araw ng Sabat, pagkaya spiritual ng Panginoon. Dinadalangin din namin ang aming kapatiran na hindi namin kasama sa mga oras na ito. Saan ang tapos silang naroon, Panginoon, sila inyo pong palalahanan ang inyong pag-ibig na inyong binibigay at pagmana ang binibigay sa araw ng Sabat ng Panginoon na dapat na halawad itigil din nila ang kapanginahan ito. Ganun din po sa mga may mga sakit, ikaw po Panginoon ang nakakita sa bawat ng kasasarap sa miyembro ng Iglesia nito. Panginoon, ikaw po nakakita ng mga pagdaman ng Panginoon. Gamitin ang mga specialist ng doktor na siya pangunguna sa kanilang pagpapagaling Panginoon dahil kung wala kayo, wala po kami gagawa sa aming mga sarili ng Panginoon. Kaya tinatagubilin namin sa inyo lahat sa mga oras na ito. Ganun din po ang aming tagapagsalita na kasyaan siya ay mangunguna. Gamitin niyo po ang niyang mabibig, linisin ang kanyang mga puso, kanyang kaisipan, na kanyang mahimahimay ang mga salita na kung saan nagagaling niyan sa inyo, Panginoon. Kung saan ay siya bukas na ang puso at kaisipan at magbigay kalakasan at inspirasyon sa aming pamumuhay habang kami po ay pinangalay sa inyong Panginoon kung parito. Ang lahat ng ito, Panginoon, wala po kami mga magagawa kung hindi po namin kayo katawagan sa inyong mga alam. At pinapasalamatan po namin ang mga oras na ito sa aming mga tinipon na dinadalaan po namin at pinigyan niyo yung pasalamat ang lahat na ito sa pangalan ng Thank you.
kasi para tumulong sa mga bahay-sambahan sa pamamagitan ng music industry. Ano po? Kaya po ay mag-usay pagdating sa pag-usay ng mga about sa music. Kaya, ako po natin mga kapatid, magkaroon sa kanya ang pagkakataon. Kaya po muna ay makakarinig ng isang papuling awit na bilang buat po sa kanya I
empower your word so that may Jesus. Please guide me and lead me and increase my speed and emphasis because I don't know what you're saying to me, but I'm totally dependent on you. Thank you for hearing our prayers and just in prayer. Praise the Lord po, ang ating church dito ay napakaganda naman, sir. Last time pumunta ako, parang sinento lang ito. Napakaganda, praise the Lord po. So, thank you rin po kayo ng Sabbath School. Marami po akong natutunan, sir, mga ma'am, sa ating mga discussion na very interesting. Ang ating pong topic ngayong umaga, ayon po sa, ay tungkol sa paano po hindi mag-backslide? Kasi po kanina sa Sabbath School, ay hindi pala, sorry, hindi dyan. Ito po, paano hindi mag-backslide? Nakita niyo doon yung aking sakit mamaya. Okay. Paano hindi mag-backslide? Kasi po merong kaisipan na naglulutang sa mga church ngayon na ito ang mga reason kung bakit daw mag-backslide. So, hinahanap ko siya. Paano wala naman sa Bible yung mga reason? Gusto kong hanapin yung Bible na reason kung bakit ang mga tao ay nagbabackslide. Nakita ko po dito sa meron para si Jesus sa Matthew 13 mga kapatid. Parable ng mga backslider. Ito po yung parable of the sower. Di po ba? Nagasik ng mga buto. Yung sower, yung iba napunta sa katindaan, na iba sa daan, iba sa magandang lupa, iba sa iba sa magandang lupa. And sabi ng mga disciples sa kanya po, ano ibig sabihin nito? So, in-explain ni Jesus, ang sabi po ni Jesus, ang ating Panginoon, ito po ay mismong siya nagsasabi ng reason kung bakit nagbabackslide ang mga tao. So, hindi na tayo mag-survey-survey. Alam niyo ba, sabi ni Ellen White, hindi magandang sinasurvey yung mga backslider kasi bago alam nyo ng excuse, sisiraan nila ang church. Bakit yung backslide? Siyempre, alam nga nga sabihin mo, may kasalanan ka. Siyempre sabihin mo, kasalanan nila yun. So, sabi ni Ellen White, hindi, ano na sa research, ano? Flawed methodology. Kasi, wala sa sasabihin mo kaya sa church. Sisiraan nila. Hanap sila ng excuse. So, ang sabi ni Jesus, buti na lang mga kapatid, sa Bible, meron si Jesus mismo sinabi. Ang explanation ni Jesus po ay hindi nakakaintindi ng doctrine. Yung summarize ko. Matthew 13:19. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one, this is Satan, comes and snatches away what was sown in the heart. So ito po ay nakarinig ng mensahe, nakarinig ng Ebanghelyo, pero hindi niya naiintindihan ang ano mangyayari. Darating si Satanas at kukunin niya yung naiintindihan. This is the seed sown along the path. Yung seed sown dun sa daanan na hindi tumubo. So, pag hindi niya yung naiintindihan, kukunin daw ni Satanas. Di ba yung ibon si Satanas yung kukupay mo? Sa Matthew, next verse. Not enough root in the world. Kasi anong solution mga kapatid sa hindi nakakaintindi? Ano ba sa kasa? Turuan. Okay. Kaya para yung ating great commission. Go ye therefore and teach. Matthew teach. Yung sa kabila, teach din. Yung isang verse, preach. Mas marami yung verse na teach. Kaya meron tayong Sabbath school at sa kapitig at best friend, etc. And turo tayo ng katotohanan. So, ang solution sa hindi nakakaintindi ay teach. Come to Sabbath school, rest per degree. Pag hindi pa na kayo nakaintindi, kayo yun ang may problema. Kasi hindi kayo pumunta sa midweek. Di ba masawa? Di ba yun yan? Hindi kayo pumunta sa midweek, hindi kayo pumunta sa rest per. Nanood lang tayo ng YouTube at Facebook sa bahay. Okay. So, ang solution sa hindi nakakaintindi ay turuan. Pag hindi pa rin naiintindihan ko, anong solution pa kung iba? Meron kahit tinatawag na repetition. Yung! Naturuan ulit po! Turuan! Kaya pala nagpasok ako sa elementary school sa Adventist. Ang lesson ay Genesis to Revelation. Grade 2, ganun pa rin. Grade 3, ganun pa rin. Hanggang matapos ako ng college, parang yung lesson.
yung Bible pa rin ang tinuturo sa Adventist school. Paulit-ulit na lang. Simula, read and roll. Ako po ay pinamanak sa road ng campus ng Philippine Union College. Ako ay lumaki sa Nagabio Adventist College. Ako ay nag-college sa AUP. Ako ay nag-graduate doon. At hanggang ngayon, nandun pa rin ako. Paulit-ulit, walang ibang lesson ang ginagawa. Kunyari lang, nagtuturo kami ng computer address and headset. Pero yung Bible talaga yun. Ang purpose kung bakit may institution ay para magtuturo tayo ng Bible. So yung requirements ng check, kante ka ng Bible, at yung school na tawag dyan. Okay, ilan yun is the Bible, chapter period na marami. Di ba? Eight? At least eight. Yan po. So, turuan, ulit-ulitin na turuan hanggang mag-gets. Ako po ay mahilig mag-video ministry. Yan mga camera. Saka, pinapakinggan ko po kayo mga kapatid kanina mga. Dami pa ng teacher dito. Lahat ng nagtataas ng kamay, lahat yan sila ng mga ebanghelyo. Di ba ibang evangelism ay evangelist. Kasi may, lahat yan at lahat ng adventist sa evangelist kasi pangalan pa lang. Second coming na yung pangalan. Adventist. Di ba? So, may isang dinitisip ko. Malapit na naman dito. Pag gusto niyo mag-pitch, sasabihin niyo po ako parang video kayo. Kasi nangalim mo kayo sa YouTube at sa space. Kasi mayroon ako ang binigin ko. Kung ano-ano lang nakakapag-imbis na yung Tagalog na basta yun. Basta mahilig mag-preach. Sige lang, sige. Hindi mo namin na pang-opinion ng sir. Kaya, naalala ko yung sinabi ni ng Diyos kay Habakuk. 2:22. Sabi niya, write the vision that he who reads may run. So, ibig sabihin, ang Diyos, pag binigyan tayo ng katotohanan, kailangan natin isulat para pag wala na tayo, yung sinulat natin ay nagbayad. Pero may interested kasi yung mga sulat, ginagawa natin video, vision. Ginagawa natin video. Kasi ngayon, maraming nanonood ng YouTube. Maraming kalokohan din sa YouTube, sa Facebook. Pero yung ginagamit ng satras, gamitin din natin, kunoy natin yung internet ng mga video. Nakakukuhanan. Yung mga nakakahakot sa church, hindi marami ako na-upload ng mga video. Ang dami rin ang mga binigyan, sir. Kaya ngayon, ang aking inisip, yung sinasabi sa Bible, so upon all waters, lahat ng buhay ng Prince Peter gusto ko record para lagay natin doon. Hindi natin alam kung si ilan makakapag nun. So ngayon, kahit na marahit nandito kami, offline, based kayong ginagawa, may mga nanonood na libo-libo doon sa internet na mga in-upload natin na video. So dapat mauna tayo doon maglagay ng ano. Kasi may makikinig sa sermon ko, may makikinig sa sermon niyo, may makikinig din sa sermon niyo. Iba-iba tayo ng ano. Kasi ako, computer man. Iba ko po anong profession ni sir. Yung tricycle driver, makikinig din doon, tricycle driver, kasi parang yun yung lingwahe nila. Yung bako-bako ang English, sabi ni mga akibig na sir, bako-bako yung English ko. Ako, hindi ko lang, parang naman bako-bako din ang English, hindi naman. Hindi na makikinig sa'yo. Ayun, parang pinagpapala ng Diyos ang mga kahit sino, ginagamit ng Panginoon. Magturo tayo ng katotohanan para maraming maligtas. May problema tayo, mga kapatid. Pag hindi tayo nagturo, yan ang ako nakita ang quotation dito. Those, ito po, disobedience. As the storm approaches, a large class who professed faith in the third angel's message, but not have been sanctified through obedience to the truth. Yung hindi, sige, Adventist sila, gusto nila Adventist sila, pero hindi sila nagsusunod. Ang mangyari dyan, mga kapatid, abandon their position and join the ranks. So, pag hindi tayo sumusunod, ang prophecy na hindi sumusunod ay magbabakslide. O, paano hindi sumusunod? Siguro hindi nakaintindi. Paano makaintindi? Ang solution natin ay? Turuan ulit. At saka, pag hindi pa rin naintindihan, turuan ulit ng turuan. Okay. So ito yung problema. Yung hindi makaintindi, magiging ang ating kalaban later. Mga kapatid, by uniting with the world and partaking of its spirit, they have come to view matters in nearly the same light. When the test is brought, they are prepared to choose the easy, popular side. So ibig sabihin, convenience is not the basis. Tingnan nyo yung easy. Pag nahirapan na, ito mas madali. Now, the road is wider to destruction. Yeah? So, hindi convenience ang basihan natin. Ano ang basihan natin?
testimony, if they speak not according, ina-emphasize ko po yung according. According to this word, sa Tagalog, ayon sa salita ito, it is both because there is no light in them. Walang kaliwanagan. Pag walang kaliwanagan, kadiliman yun. So, ang basehan namin as a faith, as sa ating pananampalataya, at sa ating practice, at sa ating turo, ay ang salita ng Diyos. Ang ayon sa salita ng Diyos. Okay. Ang mangyayari po sa mga backside, kaya kailangan natin ituro kasi they become the most bitter enemies. Naku. Yung hindi natin maturuan, maging natin kaaway, later, sila ang magsumbong kung saan tayo nagtago. Kaya kailangan natin turuan yung mga kasama natin, mga kapatid. Nasaan na yung aking pinabasa? Sorry, pinanakit ko para makikita nyo. Kasi sabi ni Habakuk, sabi ng Diyos kay Habakuk, kailangan daw clear, make it plain upon the tables para daw nababasa ng mga tao at bilis ang kanilang gawain. Will become the most bitter enemies of their former brethren. When Sabbath keepers are brought before the court to answer for their faith, these apostates, the backsliders, are the most efficient agents of Satan to misrepresent and accuse them. Oh, alam niyo ba ang hindi kaya gawin ng Diyos? Mag-sinungaling. Hindi rin niyang ginagamit na tool ng mga sumusunod ng Diyos. Sinong gumagamit ng kasinungalingan? Si Satanas. Pag may sinungalingan, si Satanas yan. E pag ayaw natin magsalita, meron na rin karapatan manahimik. O kaya, sabi ni Jesus, we don't know, only my Father knows. O di ba, nagsinungaling na si Jesus? Hindi lang na para sa atin nalaman kung kailan ang second coming. Okay. And by false reports and insinuations to Sierra Brother, that's from the Great Controversy, page 608. So yun po ang nakikita kong sabi ni Jesus po kung bakit nagbabackslide ang mga tao. Not enough root. Okay, nakaintindi. Pero hindi nagugat ang pananampalataya. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears and receives it with joy, but since they have no root. Okay, ang tanong ko mga kapatid, paano tayo magkaugat sa pananampalataya? Ang naiisip ko lang, magsirman na magsirman. Kaya mangaral na mangaral. Kaya tumulong na tumulong sa gawain. Lahat ng getting gawain sa tulong sa gawain. Kasi kung kailan daw tayo, sa aking experience, kung kailan ako tumutulong sa gawain, doon din ako malakas kung kailan malakas ang pananampalataya. Pag tinatamad ako, doon na ako sa bahay ko. Ayun, walang mangyayari sa akin. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Ah! Makikita niyo po yan. Trouble ang problema. Pag na-trouble ang na-persecute sila, they quickly fall away. Nakaalala ko mga kapatid yung vision ni Ellen White, isa sa mga first vision ni Ellen White. Yung the narrow path. Kumikitid ng kumikitid. Ang sabi ni Ellen White, yung mga hindi sanay sa paghihirap, hindi niya mahanap kung nasaan. Ibig sabihin, magpakahirap tayo. Eh, paano tayo nahirapan kung hindi tayo tumutulong sa gawain? Kaya gusto ko tumulong kahit mahirap kahit sa gawain, revival, first of you, evangelism. Kasi dyan sa paghihirap natin sa gawain, minsan mag-away-away pa kayo ng mga disipulo, diba? Diba ang disipulo minsan nag-away-away minsan? Nagpapagalingan pa sila minsan. Pero, ang nakikita kong ginagawa ng disciples ay ganun. At nasanay sila sa kahirapan, kaya yan. Practice lang yan. Di ba po mga kapatid, makakagraduate ba tayo na walang quiz? Ang quiz ba ay mahirap? Makakagraduate ba tayo sa school na walang exam? Exam lang yun. Pag bumagsak, enroll lang ulit. Pag bumagsak sa quiz, retake lang. Ako pa, as a teacher, gusto ko lahat ng estudyante A. Kaya unlimited retake. Di ba sir? Open notes pa. Kasi sabi ko, sa totoong buhay naman, open notes eh. Di ba sir? Totoong buhay, may internet naman. Okay. Hindi naman yun ang lesson natin. Ang lesson natin ay ang Bible. Ang Bible, open notes. Kaya huwag tayo mga problema masyado pag nagkamali tayo. Kasi sabi sa Bible, though your sins be as dark, I will make you as white as snow. So, unlimited tries. Sabi ni Pati, habang may buhay,
may pag-asa. Actually, sabi ni Leonard, hinahanap ko kayo po, pero narinig ko sa isang pastor na kasama ni Stephen Ball. Hindi daw ng Diyos papayagan na tayo ay mamatay kung nalalaman niya na magsisisi tayo later. Kasi ang Diyos nalalaman niya ang future. Nakikita niya, magsisisi ito, kahit tuloy ito ngayon. Magsisisi pa ito. Hindi yan mapapasagasaan ng track. Kasi magsisisi yan, Peter. Napakaganda, mga kapatid, no? So, alam ng Diyos ang future. Kaya hindi niya pinapayagan yung mga kulit. Mga kulit tayo kasi nagluluto pa pag Sabado. Ay, parang na-advance yata yung topic natin. Okay. Ito pa po. Worries of life and deceitfulness of wealth. The seed falling among the thorns. Kapag puro pera ang iniisip, worries of this life and deceitfulness of wealth choke the word. Ngayon sa salita ng Diyos. Kaya lang, puro pera ang iniisip. Buti na lang, wala kang wala na iniisipin siya. Minsan, mas masaya tayo wala na iniisip. Oh, sabi sa Bible, pag sobrang hirap, matuksuman ang tao. Pag sobrang hirap, hindi mo matuksuman kahit parang kasi yung time. Pero pagsubok yan, iba ang pagsubok sa mahirap, iba rin ang pagsubok sa mayaman. Pero, na kanina nag-offer, naalala ko yung verse. Of thine we give unto thee. Sa Diyos naman yun. Pero binibigay natin pabalik sa Diyos. Kasi sa Diyos naman talaga lahat ng sa atin. Nakakatawa mga kapatid. Binigyan ka, tinahirap tayo ng Diyos, tapos binabalik natin sa Diyos. May credit pa tayo. Pero sa Diyos naman talaga yung lahat. Of thine we give to thee. Okay, so ang problema ng isa pang mga kapatid ay pera. Kaya yung mga pera nyo ay gamitin nyo na sa gawain. Amen? Kasi pag nagsarado yung bangko, iwan ko lang. 500,000 lang ang ano nun, insured. His computation of benefits. Jesus said to him in the same parable, if you want to be perfect, go and sell, ito na ang pera. Go and sell what you have and give to the poor. And you will have treasure in heaven. Yan. Meron kami kaibigan, nagsarado yung bangko ng mundin lupa, na wala daw kanyang 11 million. Mayroon kayo nila Jesus pagkete, pero ikot din niya lang babalik. Sabi niya, sana ginawa natin studio. Yung ano. Anyway, hindi naman namin problema yung pinong pera. Kanya-kanya tayong problema. Ay papanalangin natin kung anong gagawin natin sa ating pera. Yung pera ko, problema ko yun. Yung pera niya, problema niya. Paano yung lugas na sila sa gawain? Kasi, it's your stewardship with God. It is your personal responsibility. Wala akong pakialam sa inyo. And kanya-kanya tayong invest sa langit. Wow! Gagawin natin yung mapisa natin ng mga bundok. You will have treasure in heaven and come and follow me. Okay. But the problem is, he went away sorrowful for he had great possessions. Isa sana siya sa mga disciples. Kaya lang, trinayoritize na yung yeah. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold. Grabe! Kung ayaw na, kung i-disown ka ng mga magulang mo, at dahil nag-adventist ka, ilan ang magulang mangyari sa'yo? Makapangkang 200 na magulang. Hindi kasi yung 100-fold, dalawa yung magulang. 200, ang dami mo ng magulang. Sa lahat ng tao sa church, magulang mo na. Shall receive 100-fold in this life, and inherit eternal life. Yung eternal life ang hindi natin makompute. Di ba, sir? Kasi ang daming ng value, hindi naman kasi sa calculator. So, talagang napaka-feasible ng ebanghelyo, ng katotohanan. Di ba, mga kapatid? Napaka-feasible! Kung utusan tayo ng Diyos, huwag lang magluto ng Sabado, i-ano mo yun? Di ba? Alin ang mas mahalaga? Yung eternal life o yung mga mungo na nito? Tutubo rin naman yun, kumagulok yun. Bukas, meron na rin, di ba? Minsan, hindi natin nakumumpin yung benefits. Bakit kasi mga Israelites, hindi din na nga ng libre yung mana. Isang utos lang. Di ba? Isang utos lang. Okay. Number, next, doesn't understand doctrine. Lasting after wrong ideas. Warning ito mga kapatid, 2 Timothy 4:3-4. There will come a time when they will not endure sound doctrine. Okay. Kaya ako kinakawin yung Isaiah 8:20. Kasi dapat meron tayo referential quality of reference. I mean, what I'm saying is that alam na
is worth more than 10,000 of human ideas and philosophies. Wow! Kaya hindi na akong kikwento. Babasa na natin yung Bible. Why did I waste your time with my theory or whatever I'm thinking? When we can just read the Bible, and it's 10,000 times better than my idea. So, huwag tayo magtiwala sa ating utak. Walang ano ito. It is 10,000 worth of what is written in the Bible. Di ba mga kapatid? Ang tiwala natin ay sa ating Bible. Ito, ewan ko. Ano yung isang ako sa calculus? C minus lang yung ano bang score niya sa calculus? So, I don't understand everything. Hindi man ako doktor. Masteral ako, tatlong beses ko, bago makapasa. So, wala tayong tiwala sa ating utak. Yung kinain ko ngayon isang araw, hindi ko manadaan mga kapatid. Natatandaan niyo ba kinain niyo isang araw? Wala na, hindi na gumagana na yung utak natin. Kailangan natin yung mabasa yung ating Bible. Kaya yung remember the Sabbath day to make it holy. Remember! Kasi nakalimutan na lang lahat ng Pilipino na hindi pala pwede magluto pag Sabado. Okay. Hindi lang Pilipino, pati mga Amerikano. Okay. Endure sound doctrine. Paano natin malalaman kung sound? Kung nasa Bible. Paano natin? Eh, maraming nagbabasa ng Bible. Pati yung mga ibang Christian na nagbabasa din sila ng Bible. Buti na lang tayo natin. Meron tayo spirit of prophecy. Pag nandun sa Bible, at nandun sa spirit of prophecy, yung Bible kasi, kinilanslate from Greek Hebrew, Aramaic. Hindi natin share kung tama kung pagkaintindi natin. Sila lang yung mga theology na nakakalab. Pero, hindi rin niya maalala yung kinahin niya ng isang araw. So, baka maliit din siya. Di ba, sa'yo, Pastor? So, titignan natin kay Ellen White. Paano? Pareho ba ang pagkaintindi ni Ellen White? Si Ellen White kasi hindi siya Greek, Hebrew, at Aramaic. English siya. So, hindi na kailangan ng Greek and Hebrew sa Ellen White writings. Eh, pareho ang pinanggalingan niya. So dapat pareho ang pagkaintindi. Ngayon kung nag-align yan sila, we are sure. Diba? Pag sabi sa Bible, ganito. Sabi sa Spirit of Prophecy, ganito. I am sure. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao, hindi naman sila sa Ellen White. Hindi naman sila kasama sa Bible writers. Diba mga kapatid? So, pag nasa Bible, affirm na Ellen White writings ang ating pagkaintindi ng Bible, sigurado tayo dyan. Tapos meron pang isang source, yung AdventistChurch.org. Yung official, sabi kasi sa last events, yung mga pinagbotohan ng General Conference in session, yung kasama yung mga representative ng buong world, yan ay kailangan respeto. And sa aking pag-imbestiga ng lahat ng mga pinagbotohan ng mga nagiging issue, hindi pinapayagan ng Diyos na mag-boto sila na kontra sa Bible at Spirit of Prophecy. Yun ang kirakil. Kahit lahat ng Pilipino nagluluto pag Sabado, hinarap ko sa aming official, pwede magluto pag Sabado. Wala akong makita mga kapatid na pinagbotohan ng GCN session na pwede. So kasi, alam niyo lumakayang sa church. Alam ko lahat ng excuse natin. Alam ko lumakayang sa school. Alam ko lahat ng tip narinig ko at sa tinuro ng mga kung sino-sino. Pero, alam ko na written, documented evidence na pwede magluto pag Sabado. So, inalam ko, magaling ako mag-google at computer science major. So, hindi ko makita mga kapatid. Alam niyo kung ano makita ko? Ipapakita ko sa inyo. Kasi mag-valid kayo sa akin. Pero huwag kayo pong galit sa akin kasi hindi naman ito. Quotation lang ito. After, ito po ang nakita ko mga kapatid. Saan yun? Pero natatakot ako sa sabihin sa inyo. Anong gusto niyong makita na punahin ng mga kapatid? Yung example paano mag-uwas pagluto ng sabado na hindi naman panis? O yung kung ano nakita ko? Kasi yung kung ano nakita ko, nakaka-stress. Kasi, napapanis yung ating kamatis. Pero pag pinun ako yung example, madali na kasi copy and paste na yun. Kung ginagawa natin pa, gagawin din natin. So mga kapatid, ano yung gusto niyo unahin? Yung thus saith the Lord? O yung examples? Example. Okay, example. Naka. Alam niyo mga kapatid, ang hirap-hirap itong sermon na ito, pero hindi na ako nag-expect na invite ulit. Pero, pagkatapos mo mag-sermon, mag-quinto sa akin, except na itong ginagawa ng lulo ko. Ay, lulo ko, nakala ko na kalimutan ng missionary na dumating sa Pilipinas na ituro niya sa atin. Pero sabi ng aking auntie, di yung lulo mo, ganyan din, strict rin. Alam mo, yung lulo namin, ibig sabihin na kalimutan ng namin. Kaya pala yung
Easter sa salita? Remember. Alam ng Diyos ang mga Pilipino hindi maalala ang fourth commandment. So, pumunta po ako isang umaga sa aking office na tambahan ako ng aming Vice President for Student Services. Kasi sir pa ay sagatan. Sabi niya, Win, saan ko sa amin? Sa Ayas? Anong meron sir? Basta, saan ka pa? So, saan kaya ko sa mga yan? Pagdating ko doon, nakikinig ako yung pala tungkol sa student services ng mga Adventist school, mga sa mga meeting. Sabi nung isang nung keynote speaker nila, sa aming university, yung ulam ay luto na bago ang sunset. Sabi ko alam nung naka-Indonesia. Bakit yung mga Pilipino lang naman nyo alam? So, the question na nang sabi nung isang African, yung missionary sa Thailand. Bakit kayo yung mga Asian? Anong problema nung iyong bigas? At kailangan na isang kanil. So, di ba, alam nung African? Alam Pilipino lang, at hindi nakakalam. So, yung aking naiisip, yung aking narinig sa aking kaibigan, tapos nahanap ko official, bawat talaga. So, parang, kailangan, anong binabalik ko ng Diyos? Tapos pagka ilang months, atin ulit na, ano ba yan mga kapatid? Hindi ako mag-attend ng theological forum sa Anyas. Nagbabayad ako ng 2,800 o minsan 3,000. Parang mga kapatid, kasi gusto ko na makinig ng salita ng Diyos. Ang dami niyang pag-present dyan. Pag mali, tawa na lang kami. Kasi forum yan, hindi yan pulpit. Yung mga hindi mo sure, doon din yung present sa forum. Yung mga sure, yung mga deep and pulpit sa research na ito, hindi ito forum. Pulp, ano ito, pulpit ito. Yung mga sure lang ang dito sa pulpit. Yung hindi ka sure, yung sa forum, sa theological forum. Ito tayo ang katawanan ko ng nangyari sa ating theology. So, sabi dito ng ano, sabi ng speaker na nag-SST, binasa niya yung mga sa Adventist.org. Sabi ay, preparation should be done on Friday. Sabi ko, sa mga leaders na galing mo, parang binabalik ng Diyos yung katotohanan sa church. Tapos sa, yung nag-invite sa akin sa IS, yung asawa niya, si Mang Pais, Win, alam mo ba, sabi, nakikinig siguro sa mga video ko sa YouTube. Win, alam mo ba yung teacher, after retiring, yung missionary sa atin sa isang island, and then yung walang oriente, yung itinakan nila, nilalagay doon nila sa ilalim ng lupa ng pagkain. Tapos sa mga Sabado, hindi nila mapalis. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Pero, bakit ito yung mga mahal na aking tao na nilirespeto ko? Parang sunod-sunod na nagsasabi sa akin ng mga testimony. So, sinulat yung mga kapatid. Kasi parang binabalik ng Diyos yung katotohanan. So, sabi naman ito si Bender, lagi ko itong kabibati sa Facebook. Marami akong kaaway. Lagi ko, pero nung nagturo siya ng Sabbath school dun sa puting kaaway, sabi niya yung lolo ko, ano? Lutok na lahat, pag-sabot sa ito. Napakaraming testimony. Sinulilista ko mga kapatid kasi mas maraming testimony, mas less ang excuse natin, di ba mga kapatid? Dali naman. Sa anak, sa bahay namin. Yung nanay ko kasi ang tatay ng stricto. So alam niyang gawin. Kaya lang makalimutan nila. Ito ang kami mga kapatid. Nung nalaman namin, pag nakita namin hindi ano, sa badali yun, hindi namin kinakain. Pag hindi namin kinakain, hindi eh. Hindi gaganahan yung mga namin magluto. So, hindi na siya nag-renew na pag-Sabado. Di ba? Ganyan, train up your parents in the way they should go. Di ba? Di ba mga kapatid? Tapos, sabi naman ng ibang cafeteria, basta meron kami ano, ref, ayaw namin yan. So, gusto kong tanungin yung Indonesian president ng UPLA, gano'ng kami yung ref? Nakita ko siya sa International Student Conference. Sir, I heard you. How big is your ref? Sabi niya, we don't really use ref. Oh, how do you preserve for the lessons for you? I told you, I heard you said all of your bayan are cooked before the Sabbath. No, we have special Sabbath bayan. What is that, sir? You fry it, because when you fry, it doesn't spoil many days. Oh, and then it has, mangham, tempeh. Oh, kaya pati yung germs, takot. And then don't put the tomato. Don't put the, so then you have special bayan. Just for that. And then we just keep it in the table and cover the morning, still there. Okay, so sabi naman yung mga tagalay, tinapay. Ano yung mga kapatid? Lahat ng nasa grocery ay shelf stable. Ano ba yung nasa ref? Di ba kung punta kayo sa stable? Shelf stable, ibig sabihin, ni-retort sila, 120 degrees at that time. And kahit naman hindi naka-ref o hindi naka-heater, ilang buwan siya nandun yung mga dilata, yung mga pinya, yung mga beans, yung mga peas. Lahat po yun ay shelf stable. So, yun,
pwede nyo ay hindi na ano, walang problema, di ba mga kapatid? Sabi naman ni Kuya Jun, yung sa amin, nilalagay sa ano, pandero sa Bidayami. Oo, meron pa ng ganun. Tapos sabi naman itong sa internet, mga Hudyo, sabi nila, slow keeper. Ang theory nito mga kapatid, sa safety perspective ng government, sa food and safety perspective, pag 60 degrees Celsius kasi, hindi dyan gumagrow ang germs. Kaya yung keep warm nyo sa rice cooker, 60 degrees ang calibrate. Kaya lang siyempre yung nasa ibabaw, mas malamig kasi. So, pag 60 degrees Celsius and above, or 10 degrees Celsius below, safe ang pagkain ng matagal. Kaya yung panang sa jelly, pag kailang oras, tinatapon nila kahit hindi pakalis. Kasi stay na siya. So, kung may ganda ka ng pagkain, hindi yung rules mo. So, ilagay mo sa ref, yung ref 10 degrees and baba. Yung freezer, 0 degrees and baba. Yung zero, talagang kahit pinapin. Yung mga nasa barco, yun yung preservation nila. Yung mga gulay, 10 degrees, yung mga nito na. So, ganun po. Or sa taas, temperature. Pag keep mo sa taas, parang nanuluto siya para hanggang nauubos na yun. Okay. Ang isang possibility ay fruits. O, ang fruits. Wala kang kailangan gawin. Balatan mo lang. Di ba mga kapatid? Natural. Sabi naman ni Jerry Kulut. Ito, atheist ito. Iwan ko lang kung bakit nagsasuggestin siya. Sabi niya, fasting. Makatipid ka sa pagbubas ng pinggan, makatipid ka sa pagkain, sa gas, at saka masakit lang sa ulo. Pag nagugulo. Pero sinubukan ko ito mga kapatid ng isang taon. Kasi yung mga pinag-drive ko ng mga tayo, sila walang pumasahin. Nagkatawag niya sila, nandito kami, wala kang pumasahin, yung mga kapatid ko, wala kang kaskan ka na pumasahin. Di ay doon siya sila, hindi sila kumakain. May isang grupo na hindi kumakain pag Sabado. Bakit hindi mo kumakain pag Sabado? Sir, fasting ka niya. Ako mahilig mag-experiment mga kapatid. Subukan ko kayo, ano ang nangyayari kung mag-fasting? Kasi nabasa ko sa Bible, nabasa ko sa SP fasting. Experiment lang. Wala nang permanent decision. So, mag-experiment ako every Sabbath. Matapos na ako pag-lunch na. Nagagalit yung mga kapatid sa akin, pero okay na yun. Ito pa sila kilala. So, sinubukan ko mga kapatid, ano yung mangyari mga kapatid? Ang sakit ako sa ulo minsan. Pero, hindi ako biology na pwede dito. Pero, nagkaproceed ako ng tatlo. Tapos, nangangarap ako mag-church planting. Naka-church planting ka ngayon. Dahil wala. Di ba naku ano? Wala ko nang nagbaba sa akin. Pero, pa, yung mga ministry na sinutubuan ko, oh, dami, 100 sa baptism. Di ko nga revival. Grabe nangyayari pag nag-fasting. Kaya pala yung nag-fasting sa Bible, si Moses, si Jesus, si Elijah. Kung lalaki ng kanilang ministry. Pero, napagod ako kasi kahit saan ako pumunta, ako yung speaker, mga kapatid. Napagod ako at kakakrits ng sermon ko kasi tagbera yung sermon ko. Kahit saan ako pumunta, minsan tumatakas na ako. Pag nakita nila ako, uy, ikaw, tagalimpi, ikaw, speaker mo. So, napagod ako kakakrits at saka kakadrive at saka kakakaming ministry. Kasi sabi ko ako, tingin lang itong fasting. Tumigil ako ng fasting. Tumigil din ang voice of you. Tumigil din ang church planting. Tumigil din yung ano, almost every other week preacher ako sa Bible worship. Lahat tumigil. Once a semester na lang. Sabi ko, si Jesus naman 40 days na nag-fasting. Kinukumpit ko lahat. Parang 40 days na ako nag-fasting. Hindi lang continuous. Pero yun ang isang paraan kung gusto niyo makaiwas sa pagluto. Pero mga kapatid, ang technique para hindi magutom, yung tanong niya sa kanila, parang yung emergency. Preparation ang technique. Preparation. Pag hindi ka nakaprepare, yan, mag-fasting ka na lang. Or, masaging, parang dyan. Ang mga, parang nalalagay na mga. No problem. Ang sarap-sarap. Sabi naman ko ni Ryan Ray, okay, napakarami ito mga kapatid. And, hanggang 71 na itong na-list ako. Pare-pareho naman ang tinitinto nila. At saka marami nang tinitinto sa akin. Kaya lang pag nandito na, ay hindi ko na dinagagal kasi pareho naman. So ang dami-dami pa rin mga kapatid na rin gumawa nito, hindi lang sila nagsasalita kasi tatawagin sila at shoot. Pero hindi naman ang shoot. Yung PO, bakit? Ngayon, ngayon mga kapatid, sa dami niyan, ano, kahit mga grupo, ay ito po, alam niyo kung bakit yung Ukraine ay gusto ka atake ni Putin? Kasi yung mga Adventist doon, lahat sila, tinuturoan na huwag magluto pag Sabado. Sabi nga din Sister Tanya Sides, yung agad sa siyang tinanong sa ibigay ng
You know what, sir? I was shocked when I reached the Philippines. All Adventists are cooking on Sabbath. In our country, before you get the baptized, they will teach you. You have to learn how to cook your food because of Sabbath. Ang tanong ko naturally, sir, how do you do it? Because everybody wants to obey, right? When I preach, I look at the eyes of the people. Everybody wants to obey. I want to assume. Diba? What is the benefit of ordaining everyone? Now I give you hope. Everybody wants to obey, they just don't know how to obey, right? Lahat ang gusto mong sumunod, kaya kayo may stress kasi gusto niyong sumunod. Di ba kinukonsensya tayo ng Holy Spirit? Ali, how do you do it? It's very easy. Just cook on another side, work until 6 p.m. Sabi niya, I cook on Thursday night, everything. Thursday night pala, kasi pag bumalik siya Friday, Saturday na. Okay. And then you just eat. Aha, eat. Sabi ng iba, pwede nga heat. Hindi pwede mag-cook. Ah, alam ko yan. Nag-aaral ako sa Adventist school. Pero pag binasa mo yung paragraph, ang sabi doon, heat the food cooked the day before. Ba't mo ipainit kung pwede magluto? Hindi pa painit mo kasi pinuto mo kahapon. O, nasaan yung quotation? Siyempre, dapat according. Sabi, tomorrow,
is the rest of the Holy Sabbath unto the Lord. Day, that which he did, and seed, ang seed ay kaulan. And that which remained over day up to weekend until the dawn. Yun ang kakainin kinabukasan. Exodus 16. Nevertheless, some of the people did not get, hindi nila nag-get yung Israelites. And dun umas pa rin sila sa kanilang bahay at umahanap silang mana. Pinagalitan ng Diyos si Moses. So, okay. Kanino utos ang huwag magluto pag sabado? Sa Pharisee? Kay Moses? Kay Sir Pasamba? O sa Diyos? O kay anyone? Diyos. Kasi sabi ko dyan, how long will you refuse to keep my commandments? Sino kinapagalitan? Si Moses ang pinapagalitan. Bakit isusunod yung mga Moses, yung mga alalay mo dyan, mga alaga mo? Michael, wala pa yung Pharisee dito kasi wala pa na dito. Moses pa lang dito. Wala pa rin ako dito. Bear in mind that the Lord has given you the Sabbath, that is why on the sixth day he gives you bread for 2 days. How about instead of prophecy? Sabi ko na yan, well, those who neglect to prepare. Aha, ang technique ay prepare. Ito, parang masama ito po kasi condemnation. Pero ang technique na dyan, prepare. Prepare. Madali lang naman mag-prepare. Pag kaya yung Adventist school, walang klase pag sabay ng hapon. Hindi yan para sila maglapat sa SM. Para yan mag-prepare. And those who, okay, yung hindi lang mag-prepare, are those who cook food upon the Sabbath, violate the fourth commandment, and are transgressors of, not the ceremonial, of God's law. Okay, tapos na ang ceremonial, tapos na ang nireject na ng Israelites ang si Jesus, yung mga batu si Stephen, so wala ng Jews or Gentile. Pero mali pa rin ba ang pagkain at pagkutok pag Sabado? Bakit hindi na binabato ang nagluto pag Sabado? Wow! Ibig sabihin, hindi nakasalanan. Tama ko ba? Bakit yung adulterer, binabato ba natin? Ibig sabihin, hindi na rin kasalanan ng adulterer. Oh. Di ba ma'am, sir? So, yung ibig sabihin na nabalitan yung punishment na hindi nakasalanan, siguro mamamatay din yan sila kung hindi magsisi. All those who are really anxious to observe the Sabbath according to the commandment will not cook any food upon the Sabbath. They will, in the fear of God, deny themselves food. To eat food prepared. May basis para yung aming ginagawa. Kung gusto kong sumunod, hindi ako makakain ng food na niluto pag Sabado. Ayun ang basis. Hindi ko lang yung nagawa ang basis. At least may basis. Oh, in the fear of God, dahil sa takot ko sa Panginoon, I would like to eat food prepared upon the I will deny themselves and eat food prepared upon the sixth day, even if hindi masarap. Kasing sarap ng pagluluto. So, ang basis natin ay hindi convenience. Ang basis natin ay hindi sarap. Ang basis natin ay salita ng Diyos. Kasi yun ang sabi ng Diyos. Yun lang. Dahil sabi ng Diyos. Because God forbade the children of Israel from breaking the word of the Sabbath. That prohibition should be regarded by every Sabbath keeper as a solemn injunction from Jehovah. Okay. Eh, ano naman yung official writings dito sa Adventist.org? Masabi po dito. Ay, pala ito. Okay. Kailan write pa rin ito mga kapatid. On Friday, when the preparation for the Sabbath be completed, see that all clothing is in readiness and that all the cooking is done. All. Ilan? All or some? All. Eh, yung maliliit na mga, yung malalaking niluluto lang, or yung maliliit na yung kasama? All daw, sabi ni, sir, all the cooking is done. The Sabbath is not to be given to the repairing of garments or to the cooking of food. To pleasure seeking, oh, nandito na yung pleasure seeking natin kanina. Or to any word being implemented. Okay, before the setting of the sun or secular order. Parents should share, teach them how to prepare according to the commandment. Ito pa po. Cooking on the Sabbath should be avoided. Bakit is not necessary? Okay, ito yung cold food. The food cooked the day before. How about official voted church documents? From the Adventist.org, Biblical Research Institute, and the GC Ministerial, the Book of Fundamental Beliefs. Says, the buying? Okay, buying. Bawal pala bumili pag Sabado sa ano? Eh, November naman.
si Nehemiah, ayaw niya rin mapasukin sa AUP ng unang panahon, yung siya kaya kasada, galing sa, okay. The buying and preparation of food, the ready of clothes, all other necessities of Adelaide can be completed before sundown. I think this is our official statements about observance. The same article is quoted by Biblical Research Institute and also the handwritten, the typewritten versions of that document is in the archives in the General Conference archives. And if you bust the theory, the yellow book of fundamental Greeks, the blue book of fundamental Greeks, and the color blue of fundamental Greeks, it's all the same. It says, on this day, those who make the families here should prepare food for the Sabbath so that they can rest. And then they are quoting the Exodus 16. Ito po ang full letter. And if you read even 2017 mission, Adventist mission, ayaw mo kapin niya yung isang lalaki na kapasawa niya Adventist kasi ayaw mo kumain ng stale food. Ayaw mo kumain ng bahaw. Pero nagpagin niya yung lalaki na yun kasi pinanalangin ng babae. So, ibig sabihin, alam mo yung Adventist na lalaki na bahaw ang pinakain ng kasawa niya. Tapos mga kapatid, ang galing ng Panginoon na natin ako ng missionary dyan sa Panginoon kung dito sa paligid. Kalapit lang dito. Pagpasok ko sa church, may umaling nagbabasa. Ang binabasa niya ito, ang sabi po dito sa binabasa niya, Tagalog, dapat tingnan ng ina na ang pagkain ay handa na. Sabi ko, kakasabat ko yung pinag-usapan. Sabi ko, ma'am, pati niyo yung binabasa niyo. Ang nakita ko mga kapatid, ang paghahanda para sa Sabado chapter, paano natin iningatan ang Sabado na banal? Pagbubog sa likas sa mga bata, samahan ng mga magulang tahanan, Christian Home Service Care, Home Education Department, North Philippine Union Mission. May Tagalog document na nagsasabi, maglulog na tayo pag Friday. Nakalimutan lang talaga natin. Alam niyo kung anong date? 1968. Ibig sabihin, alam natin dati, nakalimutan lang ng mga natin. Sino pagbintangan natin? Di tayo rin. Ayan po, inaksyonan po. Ang resibo, ay 1968. Anong sabi sa CLC Bible, yung pinapamigay natin pag nagbili niya, pag may bagong bilyan? Ang sabi ko dun sa likod sa question and answer, ano ang pagbili ng Diyos tungkol sa kanilang pagkain? Ito ang sabi ng Panginoon, bukas ay kaintil ng pagpapahinga. Banal na Sabado, lutuin ninyo ang inyong lulutuin, pakuranan ni pakuranan at lahat ng lalabis ay inatan ninyo. Inyong ititira hanggang sa pinapapasan. Sino? 1624. Okay, Tagalog. Yan ang nakagkuhan ko mga kapatid. So, ano ang gagawin natin? Huwag kayong magkaya magalala kasi do our sins be as early. Alam niyo, pag nagsisida, ang pinakamabilis daw mga kapatid, mapatawad na pakasalanan. Ay yung panalangin ng pagsisisi. Ibig sabihin, pag naluto ka tayo ng umaga at manalangin ka ngayon, i-raise lahat yung ano, magsisisi ka ngayon, wala ka ng kasalanan. Kahit papunta ka sa bahay, yung ito, kinahin mo ang ikulitin ka rin. Hindi ka na pwedeng gandhin ng mga tao kasi, sabi na yun, yung nag-accuse sa mga tao nagsisina, they are doing the work of the enemy. Kasi accuser of the brethren si Satanas. Napagsisihan na natin, gusto niya lang bulat natin para maisip natin na hindi tayo mga ano. Pero ang Diyos, sabi ni Ellen White, ang priority ng sinasagot ng panalangin ay yung panalangin ng pagsisisi. So pag nagsisi tayo, hindi na tayo mahabol ni Satanas. At kahit yung mga kasama natin, hindi na tayo mahabol niyan. Ganun ang pangyarihan ang cross ni Jesus Christ. Ang bilis na magsisi. Forgive us from our sins. And then, kahit hindi pa nila naiintindihan kung paano sa kawawin, sa langit, clear ka na. Diba? Kasi yun ang purpose kung bakit naman kayo si Jesus Christ sa cross. Kaya mga kapatid, we are supposed to teach. Yan, pinitawala tayo sa Holy Scriptures and sa Spirit of Prophecy. So, Holy Scriptures ang pinakamahalaga. Dapat na sa Bible. Paano malalaman kung tama ang pagkaintindi natin sa Bible? Dapat according. Paano nalalaman kung hindi nagkukontradict sa ibang verse sa Bible? Kasi ang Bible hindi nagkukontradict, baka nung inisip lang natin kontradict.
Sabi, all scriptures. So we have to read everything from Genesis to Revelation. At binabagay na nangyayari na kung bago mga kapatid. Ano kung nag-contradict yung Ellen White quotation sa isa pang Ellen White quotation? Alam niyo kung ano sa solution? Yes. Di, pero, ang solution, aray ko. Parang isang verse, ay parang nag-contradict sa isang verse. Ang solution? Read everything. Sa Ellen White writings, pag may nag-contradict, parang nag-contradict sa isa. Ang solution ay? Read everything again. Pareho ang solution. Dahil pareho ang pinanggalingan. So hindi, pag may quotation, bakit kakontra ito? Kailangan natin basahin lahat para makita natin yung pabuhan. Pabuhan. Pero namamangha ako na pareho ang solution sa pag-resolve ng conflict, ng seemingly conflict sa Ellen White at saka sa Bible. Wow! Amazing! So yun ang maharap ng mga kapatid. Bible, Spirit of Prophecy, at saka yung pinagbutuhan ng General Conference. Dapat i-respect daw sa Ellen White. Pero sabi nyo lang sa Bible, in the last days, there will be prophets. Pero sabi sa Deuteronomy sa Old Testament, yung prophet na mag-prophesy ng hindi according. Those who prophesy presumptive prophecy. Yung hindi according sa Diyos. Ang punishment nila ay kamatayan. So pwede tayo mag-prophesy, manamaral, pero pwede natin ipamaral yung according lang. Pag nangaral tayo ng hindi according, we are pretending to be God's messenger, but the message is not from the Lord. Lalo pag sinabi ni Ellen White na walang message na ganyan na magagaling sa Diyos. Sabi ni Ellen White, walang message na magagaling sa Diyos kung kailan siya dating. Siyempre yung diretso sa sabi ng God the Father, parang kid lang, yun yung sabi ni Ellen White. So kaya, pag sinabi ng ating kaibigan sa 2027, 2023, hindi pwede tayo mag-glory ng date. Isa lang ang reason. Kasi sabi ni Jesus, no one knows except my Father in heaven. Ano ibig sabihin niya? Except. Kasi si Jesus mismo, sino parang para sa Jesus? Pag sabi niya, I'm like, there will be no message beyond of time beyond 1844. So pag tayo alam natin, mas magaling pa tayo kay Jesus at kay Ellen White. Diba po, parang ganun. So, kailangan natin, alam natin yung quality of reference. Bible, Spirit, and Prophecy, official statements, and then nandiyan na yung mga kuha natin sa YouTube. Di ba mga kapatid? Kasi kung mas napaprioritize natin yung ating kaibigan, yung mga kung sino-sino picture dyan, tapos yung official, hindi natin pinapansin na. Di ba, bubuhayin ba tayo ito ating kaibigan? Kung naman tayo, hindi tayo kaya buhayin nito. Si Jesus kaya tayo buhayin. Di ba? So doon tayo umumpisa mas malakas kay Jesus. Huwag natin, we should count the cost of what we believe. Because our destination depends on who we believe. Di ba? Kung anong pinapaniwalaan natin, doon tayo papunta. Yan. Kaya let us believe the Bible, the Spirit of Prophecy, and the official statements. Kasi matatapos na ang great controversy. And the great controversy, ang issue is, sino ka naman tayo maniwala? Maniwala tayo sa mga conspiracy theories? Buhayin ba tayo nun? Hindi na tayo buhayin nun. Yung conspiracy theorists na nagsasabi ng kumanalo na nakaka-trigger. Meron din tayo sa official statements kasi yun ang sure natin at saka sa Bible and Spirit of Prophecy. Yan. And great controversy is going to end. But, ang maganda nito ay sino mag-drawag sa great controversy. Ilan ang mas marami? Yung magsama o yung mabuti? Yung mabuti. Bakit? Kasi one-third lang ng angel ang nalaglag. So for one eager angel, there are two. And yung mga eager angel, pahina din yung pahina. Parang yung mga hindi sumusunod sa message. Pahina yan ang pahina. kasi nagtatambak yung oil dun sa kanila ng hotel at mamaya-maya may nangyari sa kanila. Diba? So, yung mga vegetarian, oh, 10 years pa sila, di ba ma'am? Kung ganito ang retirement mo per month, i-compute mo times 10 years, ganun ang ikitaan mo pag kayo ay nag-vegetarian. O di ba? Mas malitig mag-vegetarian. Wala ka pang heart disease masyado. Di ba? Percent. Pero you are 66% less heart disease. O magkana magpa-stent ngayon. Di ba? So, kung pipin nyo yun, kakain nyo, pagkakain kayo ng ano, ah, magbabawasan yung
retirement ko ng 10 years. So, how na po sa mga kapatid? So, then as great, it's already 12. And, we want to thank God. Ito pa pala, sorry. Experience ng salvation. Meron pang 5 minutes. Kahit na si Moses, ay pinatay siya. Bakit siya ang nagkakaroon ng 10 commandments? Iba mga kapatid, kung kahit ganit ang kalukulong, pag tayo ginamit ng Diyos, ay malaking kaligtasan ang mangyayari sa bayan ng Diyos. Bakit si Pablo, at si Saul, na pinersecute niya ang mga Christians, siya pa ang pinayagin ng Diyos sumulat ng kalahati ng New Testament. Ang dami niyang pinamatay, pero kalahati ng New Testament si Paul ang nagsusunat. So, kahit gano'ng karami karamuhan ang nagawa natin sa nakaraan, pag tayo ginamit ng Diyos, nagpagamit sa Diyos, maraming maliligtas. Hindi lang tayo, pati ang ibang tao. Yan po. Kung worship tayo, kung glory in Christ, church, yan. Kaya ako po, pinagaling yung mga doctrines kasi, di ba ang sabi, yung hindi na kaitigan ng doctrine ay mag-backslide. Yan. Kaya, itong remnant and mission, minsan mga kapatid, ang daming chismis sa church. Bakit? Ito ba talaga yung pure church? Yung church na darap ng Jesus Christ. So, in-trace ko balik sa likod ng Revelation pa atras. Wala naman ibang prophesy na nag-fit sa prophecy ng church na darap ng Jesus Christ. Sabi sa prophecy, may darapan si Jesus Christ. Wala naman ibang darapan. Wala naman nagtuturo ng lahat ng turo namin na ma-accurate sa Bible. So, ibig sabihin, God will set everything in order. Sabi sa last sentence, God will set everything in order. Kahit na ngayon, hindi natin naiintindihan ito. Ang nangyayari sa atin, aayusin po niya ng Diyos. According to prophecy, not according to what we can do. And God will make it happen. Amen? Ayan po. Itong baptism. Bakit bawal? Hindi naman ito bawal sa Bible. Bakit hindi natin ginagawa? Kasi hindi siya according. Pinopromote ba yung infant baptism sa Bible? Hindi. Yung tubog na baptism? Of course. Si Jesus, walang kasalanan. But, to complete all righteousness and form. As a good example. Ayan po. So lahat ng ating beliefs and practices ay biblically based. Ayan. Spiritual gifts and ministry. Siya mga kabataan niyo dyan sa taas. Ayan. Tuturuan ko kayo daw mag-video ministry. Kasi i-record natin itong mga mahilig magtanong at sa mga sumagot. Lahat yan may mensahe para sa internet. Ayan. Diba mga kapatid? Yan ang sabi ng Diyos sa atin, we should teach. And itong gift of prophecy, kailangan natin ang prophecy natin ay, by the way, lahat po kayo ay propeta. Kasi ang pangalan natin ay Adventist. Ang pangalan ng Adventist ay prophecy. Siyempre, may maliit na propeta, yun may mahabang na ang propeta. May Isaiah na haba-haba. Sa nito ay ang haba-haba. Diba? May propeta rin na one page lang sa Bible. Diba? Yung final prophets. Tayo, depende kung gano'ng pahalay yung ating sermon. Basta, ang prophesy natin ay according to the Bible. Yan. Okay po, ang ating favorite Sabbath Stewardship Christian Religion. Yan. Yung mga yan lahat ay naayos ng ating Bible. So, let us end with a prayer. Father in heaven, we thank you, Lord, for the truth in the Bible, for the power of your word, and for the conviction of the Holy Spirit. We totally depend, Lord, on your word, your Holy Spirit for the efficiency of your word. Please bless this church. Remember all your sacrifices and experiences and continue to purify and sanctify us, Lord, to prepare us for your coming and to make us productive in your kingdom. In Jesus' name we pray.